Magandang umaga, narito tayo ngayong umaga upang ipakita ko sa inyo yung pananampalataya makapagliligtas. Alam ko na kanya-kanya tayo ng pananampalataya at ito naman iniintroduce lang namin mga bagong aral sa Biblia na maaaring hindi pa natin natutunan. Sa pamamagitan ng life, itong vlogong ito. Ito yung nagpakita sa akin ng isang concept na magtuturo ng mga kaalaman ng mga maihiwagang salita ng Diyos na hindi pa nakikita o nalalaman ng ibang tao. Ang life ay isang seminaryo. Nagtuturo siya ng mga mag-aaral na gustong maging pastor sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. Yun, pag-aaral ng theology. May masteral degree ino-offer ang samahan ito. Sakop niya yung samahan ng mga ubispo sa Pilipinas. So silang naglunsad ng pag-aaral at paglalaganap ng mga pag-aaral na mga interesadong tao na mag-aral sa salita ng Diyos. At sa pag natapos ang kurso, sila ay bibigyan ng certificate or diploma, bachelor's degree in theology, master's in philosophy. Yun, may 6 months course siya at yung nga ino-offer niya, libre ang pag-aaral. Kaya nung kinausap ako nung kaibigan ko, dati kong kasamahan sa United, sabi niya, gagamitin daw ang Oasis para sa pagtatagpo para magkaroon ng pag-aaral. So, yun, sabi ko, okay lang naman ka ako. Ang resort, may pavilion. So, mag-iimbita tayo na mga gustong mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi naman lahat magtutuloy na maging pastor. Ang mahalaga, yung mga araling Biblia, yun ang dapat na i-share natin. So, yan, eto tayo ngayon. Ang Life or Leaders Institute for Fruitful Empowerment. Bakit ganyan ang concept niya? Kasi may mga taong nagmamagaling, konting aral sa Biblia, ayun, nagiging pastor, tapos hihingi ng abuloy. So kinausap ko ang samahan ito, sabi ko, ibahin mo ang konsepto. Hindi kita papayagan na pupunta ka dito sa resort kung ihingi ka lang ng abuloy. Pumayag naman siya, magturo ka, sabi ko. Magturo tayo ng aral ng Diyos, pero huwag kang hihingin. Dahil ang aral ng Diyos, ibinigay niya libre. Nakita niya? Sabihin na natin, galing tayo sa Katoliko. Ang Katoliko, pag nagsamba ka, magbibigay ka ng abuloy. Nanganak ka, nagpabinyag ka, may bayad. Yehova, nagpakasal ka, may bayad. Namatay ka, may bayad. Binurol ka na nga, nilibing ka na nga, magbabayad ka pa. Di ba dapat yun, libre na? Kasi ang simbahan, lahat ng mga religious congregation, di naman nagbabayad ng tax sa mga yan. Wala na may binibigay sa gobyerno. Magtatayo sila ng eskwelahan. Ang dami nilang pera pero exempted sa tax. Dahil yun ay batas. Batas na nagsasabing hiwalay ang gobyerno, ang estado sa reliyon. So maraming nakakaligtas, maraming mayaman, maraming nagkakapera. Ginagamit nila ang salita ng Diyos. Ang sabi ko, sa samahan ito, huwag ganon. Magtuturo tayo, huwag ka maniningil. Magpakain ka. Sabi ko, huwag kang maniningit. Sila ni pinagluluto ko. Bayan ako. Ganun yun. Dapat, sabi nga sa Biblia, di ko ba, bumili ka ng katotohanan pero huwag mong ibebenta o anong ginagawa ni Barilyon. May sasakay sa bus. Konting panalangin, ibutan ka na ng supon. Saan pa? Maraming grupo yan. Maraming grupo na humiwalay sa Katoliko dahil may gusto sila sa kanilang sarili na sila ay yumaman.
Ganon, sa grupong ito, hindi ganon ang konsepto. Magbibigay siya, magtuturo siya, kaya nga leaders kanya, Leaders Institute, isa siyang grupo, samahan, or seminary, for fruitful empowerment. Ano yung fruitful empowerment na sinasabi niya? Para yung tao ay ma-develop sa tama at maging kapaki-pakinabang yung tao. So, ganoon ang konsepto niya. Tingnan natin yung ibang scope. High-tech na presentation ngayon. Noong araw kasi, nasa United ako, may projector pa kami. Pero ngayon, thanks to, ano, diba? Android, gaganyan ka na lang. May manipulate mo, nag-present ka na. Ito yung sinasabi kong samahan ng mga Kristiyano kung gusto sa Pilipinas. Sako. Sila yung nagbibigay, nagbabasbas sa mga tao na gustong magpatuloy na maging pastor. Yun yun. So, tingnan natin yung iba. Ito naman, sabi ko, binuksan ko ang Oasis, in-offer kong Oasis. Sabi ko, gamitin ninyo, huwag kayong maniningil. Yun. So, inipon ko lahat yung pinadanilang materiales para ma-share ko sa inyo yung mga klase ng pag-aaral nila. Inipon ko lahat doon sa aking Facebook. Facebook ko kay Prince Edward. Nasaan na si Prince Edward? Ito. Marami to. Marami siyang pinandala eh. Mamaya, palunurin natin sa ilang saglit yung aralin na pinandala sa atin ng grupo ng Life. Ayan o. Kung makikita nun dyan, binuksan ko siya. Maliit masyado, hindi ko mapanagi. Naka-tie up ang Life Ministry sa Oasis. So yung Oasis na yun, dito magkaganap. Sakali, may mga estudyante na papasok, maging seminaryan ang tawag doon. Mag-a-under sila ng 6 months training, mag-aaral. So yun ang mga degrees. May 3 degrees na ino-offer nila. Walang bayad yun, pre-admission ng training. So meron kang Bachelor of Arts in Theology, meron kang Masters in Philosophy, tapos may doctoral ka pa in ministry. So, 3 yun. So 6 months matatapos. Ngayon, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, yun naman ang isasabihin natin. Pwede namin i-offer sa inyo. Yan. Gaya niya. No? Ngayong panahon, ano ba ang gamit ng pananampalataya sa gitna ng pandemic? Maraming alinlangan. Meron nang nagpabakuna. Meron pang hindi nababakunahan. Diba? Asahan yung hinahanap na siguridad ng tao. Kaya nagkakawendang-wendang ang tao eh. Nagkakaroon ng duda sa gobyerno. Diba? Bakit yung iba? Nabakunahan na. Bakit kami? Wala pa. Sabi, senior citizens, mauuna. O, inuna lang yata yung mga kamag-anak nila. Diba? Si Sinudis, senior ka na, diba? Nabakunahan ka na ba? O, yun. Sabi, mauuna ang senior. Wala. So, pinipili nila. Kaya, sino ngayon ang sasaligan mo? Maghihintay ka na lang at tatamaan ka. Mamatay ka. Wala kang protection. So, napakahirap. Ngayon, para sa ating sariling kaligtasan, anong magpapalakas sa'yo? Yung faith mo. Kaya yan, no? Faith is your miracle working power. Yun na ang magpapalakas sa sarili mo. Bahala na. Ganun, hindi naman pwedeng bahala na. Maghahanap ka rin ng mga paraan upang ito ay maligtas sa pagkalat ng pandemic. Galing ako kay Dr. Fernandez ng nakarang araw. Pabunot ako. Tapos, kinunan ako ng BP. Mataas. Di, pinagpahinga muna ako ng 20 minutes. So, bumaba naman. Kaya nabunutan ako ng ngipi. Sabi ko, okay ba? Bunutan ako kasi tapos ko lang mabakunahan. Sabi ko, okay lang dito. Sabi naman yan, ninong tawag niya. Okay lang po. Kaya niyo naman. Ayos. Binunutan ako kaya kita niyo ngayon may bungi yung ngipin ko. Kaya kung medyo sumabi, pasensya na kayo. So, pagpatuloy natin. Paano nga pala ako nabakunahan? Kaya hintay-hintay
nag-file na kami sa barangay, wala akong mahintay. O, sabi naman ni Marilyn, punta na tayo sa syudad. O, pumunta kami doon. Pagdating namin doon, hinanapan kami ng ID ng Tarlac. Nabuti na lang yung lisensya ko. Resident ako ng Tarlac. Binigay ko. Pumila si Marilyn, sumunod. Tinatanong, hinahanap din siya ng sa residensya na niya. Ay, sabi niya, asawa ko yun. Kaya nakabuntot siya. Nakasama siya, nakalusot siya. So naturuan kami ng first dose. Kasama namin si Jay, yung kapatid niya. Nakakatawa nga eh. Nung pumila siya, hindi po pwedeng tagapanikipuri po. Ano po ako? Kasambahay po ako ni Mr. Alonso. Pero may mga kikipan. Nagpaano siya para lang makalusot. Sabi niya, kasambahay ko daw siya. Abay, pinayagan. So, naturukan din siya. Tatlo kami naturukan mula sa panikip ng araw na yun. Walk-in lang kayo? Walk-in. Walk-in. Hindi kami nag-register sa online. Pagdating namin doon, abot ang ID, bigay ng number. Ganun lang. Ganun lang kabilis. Ngayon, sa ano daw, kasi pinuntan namin kay Mayor Aquiles. Ngayon, sinasabi nila sa San Isidro, program ng governor, so yun, province-wide yun. Subukan yung mag-walk-in kasi dito, sabi nila, June, ewan natin. Darating daw yung vaccine. Kaya nga, darating daw yung vaccine, June pa. So, eh, di na mapakali si Marilyn dahil siya, frontliner siya. Tara nga, kanya, pumila kami, nagpakasakali. Pinagkalobang naman kami ng Diyos ng gano'n. Ay, pogi. Minunusipay na lang. Saan na napuntin? Kaya lang daw, yung unang napakanahan, sinamalik sa hindi nila alam wala pang second notice. Para sa kung anong date ng second dose. Tapos ang second dose namin sa August 4. So, June, ano eh, May 26 eh. May, June, July, August.